masasabi nating hindi bigla o parang kabuti ang pagsulpot ng ACSF mula sa kawalan. Ito ay masusing dumaan sa mga pagtatanong o inquiry sa maraming mga stakeholders sa iba't ibang panig ng bansa na gumamit ng iba't ibang mga kaparaanan. Nabanggit na ni Cathy ang pagsasagawa nito kanina. Kung ilang bilang ng mga naging kasangkot at malamang marami sa inyo na dumadalong ngayon rito, ang nakalahok kundi man sa survey ay sa introductory session patungkol sa programa o sa ilang mga deep dive sessions. Ang akin na lamang patitingka rin kaugnay nito ay ang aming mga naridig na natutunan sa inquiry na may kaugnayan sa usapin ng pondo, sapagkat ito naman ang toon ng ating mga talakayan ngayon. May limang malalaking chunk na usapin na isang magandang puruhan ng ating talakayan ngayong hapon. Una, ang inequity o di pagkakapantay-pantay. Ang pag-access ng pondo ay may di pagkakapantay-pantay. Nasa disbentahe ang mga may kadiitang mga CSOs. At syempre, lalo na ang mga organisasyon ng mamamayan sa grassroots level. Ang mga may bentahe ay yung mas nasa sentro at nasa antas nasyonal. Dahil sila na rin ang nagkakaroon ng mas wider exposure sa ilang mga donors kasama ang UN, INGOs at ilang select foreign government donor agencies. Napakalaking gap ang hinaharap ng ganitong kalagayan. Pangalawa, ang mismatch o di pagkakatugma ng nilalayon at mga patakaran ng donors vis-a-vis mga organisasyon sa ground kasama na mga community-based people's organizations or grassroots organizations. Ito ay pumapatungkol sa usapin ng matitindi o sandamakmak na mga requirements ng donors at interest na napaka-prescriptive. Gayun din, malayo sa tunay na kalagayan at pangangailangan ng mga komunidad. Pangatlo, kaugnay ng resilience or katatagan, ang mga CSOs ay alam na sa hinahaba-haba ng kanilang karanasan sa pagsulong ng mga gawain para sa mga apektadong mamamayan at komunidad ang usapin ng sustainability o ang pagpapanatili ng kanilang pag-iral sa ating kasalukuyang kalagayan. Ngunit tunay ngang napakahirap nitong makamit. Dahil di nagbago na ang antas ng ekonomiya ng ating bansa at di na tayo prioridad ng mga donor agencies. Kung sakali mang nagsusuporta pa sila, ang ito ay may langkap na ng pag-aaral at upang matuto ayon sa abanteng kalagayan na ng mga pagsisikap ng mga CSOs. Next slide. Ang mga karagdagang pang aming narinig ay ang sumusunod. Pang-apat ang community philanthropy. Ito ay pumapatungkol sa solidarity at working together o pagkakaisa at pagtatrabaho ng sama-sama ng komunidad, ilan o iba't iba pang mga komunidad ng iba't ibang stakeholders na kumikilos sa mga komunidad para sa komunidad. Nakapaloob at kasama rin dito ang papel ng community philanthropy sa pagbibigay ng kapangyarihan na nasa pinakaubod ng pagpapalakas ng mga komunidad at mga organisasyong kumikilos sa mga komunidad. Ang CP o community philanthropy ay maraming dimension at may layuning pangmatagalan para sa pagbabago. Tinitingnan at niyayakap na mahalaga ang pagbabago sa sistema, gayon din sa mindset and perspective ng mga tao upang makabit ang pagbabago. Maliwanag din na humahakbang ang CP ng ayon sa pangangailangan ng komunidad. Pangalawa, kung kaya't napakalaki pa talaga ng pangangailangan sa kasalukuyang sitwasyon ng mga local and community actors ng mga sumusunod. Una, better communication and engagement with donors. Kailangan talagang mahawa ng landas para makapag-usap, magkaunawaan ng mga kalagayan at pangangailangan at mailagay ang isa't isa sa sapatos ng bawat isa. Hindi maaari na kung ano ang nais lamang ng donor ay yun ang makapangyari.
kung tunay na partnership ang pinoporge sa pagitan ng dalawang panig, importante ang equitable relationship o pagkakapantay ng ugnayan. Walang isang panig na nag-e-exercise ng kapangyarihan over the other party. Next, kailangan pa rin ng mga oportunidad para sa pagpapalakas ng mga kasanayan, kaalaman at kapasidad. Wala itong katapusan sapagkat napakabilis magbago ng ating kalagayan. Laging may bago sa tuwi-tuwina na kung saan importanteng makaangkop at makaagabay ang mga organisasyon sa mga komunidad. May mahalagang papel dito ang donors sa pag-invest talaga sa pag-aangat ng kapasidad ng mga CSOs at mga partner organizations sa community level. Panghuli, kaugnay ng equitable access to funds. Importante ang advocacy engagement sa mga donors. Maaring di ito ganong kadali, pero napaka-posible, lalo na sa sitwasyon na may headway na rin naman ang pagsisikap sa localization agenda. Ang usapin ng paglabi ng funding upang maging mas direct sa mga national and local actors, ang pagpapalakas at pagpapatatag ng pamumuno ng mga national and local actors in both humanitarian preparedness and response or humanitarian action, at ang participation revolution ng crisis-affected communities, kasama ang usapin ng gender, age, disabilities, kung saan nandun ang boses ng mga organisasyon sa komunidad at mga komunidad mismo, ay nais nating umalingaw-ngaw sa iba't ibang plataforma, sa iba't ibang antas, mula lokal, national hanggang global. Next slide. Tungo na tayo sa million-dollar question natin sa ating pagtitipon ngayon. Paano natin matitiyak na ang mga komunidad at di mga external donors ang may control sa mga prioridad, mga rekurso at iba't ibang mga desisyon na makakaapekto sa development o pag-unlad? Yayamang may kaalaman na tayo sa mga usaping ito, di na tayo papayag na ang mga external donors ang may control ng mga ito. Di tayo marapat na pumayag na nadidiktahan nila ang lahat ng mga sikot-sikot ng may kinalaman sa pinopondohang proyekto. Kung ang nais lang nila ay marapat na mangyari, hindi na dapat pang pasukin ang ugnayang ganito. Sa ganito ay may papakita rin natin sa donor na di tayo beholden, tayong mga national and local actors sa kanila, lalo pat nais nilang magwasiwas ng kapangyarihan. Ito naman ay nangyayari ng consciously or unconsciously. Marami naman ang pagsisikap at tunay na rin may mga pagbabago sa ilang mga donor partners. Ito ay kailangan talagang panindigan upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa mga relasyon sa pagitan ng mga donor and donee. Next slide. Ano nga ba ang may pagkakaiba sa ginagawa o gagawin pa ng programang ito ng AAT? Unang-una, at ang mga itong aking babanggitin ay napakahalagang anuhin natin, namnamin natin, pagkat ito ang nais nating makapagpaloob sa ating mga proyekto, nais nating isubite sa pondong ito. No? Unang-una, we are shifting the power. Ano ba ang ibig sabihin ng shifting the power? Maraming iba't ibang mga kalamnan ito, no? Ang isa rito, pagkilala na ang INGOs ay may supporting role sa halip na leading role sa humanitarian response. Ito ang ating nais na gampanan nilang papel. Providing technical assistance and resource mobilization support bilang bahagi ng joint commitment para itakel ang imbalance between international and local actors na masyadong nakasalig sa international sa kabila ng napakaliwanag na frontline role ng national and local actors. Pangalawa, kailangan ng creative ways to unlock the inherent power of communities sa pagdetermine ng kanilang sariling development course. Gaano man nila ito i-define. Kasama rito ang letting the language of beneficiaries, recipients, grantees,
a thing of the past. Pangatlo, moving away from building capacity as defined by external actors and requirements patungo sa community organizing and movement building, na kung saan ang capacity ay naka-equate sa relevance, rootedness, and constituency. Pag-ensure na ang external funding ay nagre-recognize, gumagalang at nagbibuild ng local resources and assets sa halip na i-overlook ito, i-undermine, i-displace ang national and local actors. Sumunod, pinapalawak nito ang horizon ng lagpas sa usapin lamang ng pera bilang central driver of change at inilalagay ang greater value on other kinds of infinite and non-financial assets na nabanggit kanina ni Jay, no? And resources tulad ng knowledge, trust, networks na mayaman ang CSOs at ang grassroots people's organizations, no? Kailangan ng pag-shift ng mindsets para ma-recognize natin ang ating sariling kakayahan. Ang power ay maaari lang makuha ng mga taong handa rito. Ang poverty mindset ng ilang mga CSO leaders na kung saan ipinaghihintay sa pamahalaan ang mga hakbangin sapagkat sila rin naman talaga ang mga duty bearers at may obligasyon talaga kaugnay nito. Pero kailangan nating palutangin ang pangangailangan ng pagbabago sa usaping ito. Maaari nating baguhin ang lingwaheng ating ginagamit upang ma-enable din ang new ways of working and thinking sa halip na ma-constrain ito. Maaari rin nating i-challenge ang dominance ng English. Kaya heto tayo ngayon at nagtatagalog para magkaunawaan talaga tayo. Maaari rin nating baguhin ang ating mga sarili. Kailangan natin ng humility and boldness at maging handa sa challenge ng sarili nating mismong kapangyarihan. Kailangan nating makinig, makipag-work sa iba. Ang hamon sa atin ngayon ay collaborate, collaborate, and work together. Pangalawa, simplified and adaptive process to the needs and capacity of grassroots org in the country. Ayaw na nating pahirapan pa ang ating mga kapatid na grassroots organization na masubukan at di matakot sa pagsuong sa paglikha ng mga proposals para sa kanilang community-led actions. Gusto nating pag-aanin at maging magtagumpay ang kanilang karanasan sa pagsubok. At kung hindi man magtagumpay ang lahat na mapondohan, next time around, mas armado na sila ng karanasan at natuto na paano talaga makagagawa ng matagumpay na proposal. Sumunod, participation ng non-traditional grant makers in the selection process. Ang kakaiba rin sa proseso ng pagpili ng ACSF ay ang pagkakaroon ng mga kinatawan na kayang kumatawan sa mga komunidad. May lente at perspektiba ng komunidad kasama ang geographic and cultural context. Gayun din ang pagkasapol ng katangian, kakanyahan at pangangailangan ng mga komunidad. Ito ay makukuha lamang sa mayaman at mahabang panahon ng immersion and integration at working with the communities. Mamaya makikilala natin ang ating selection committee, no? At yung panghuli, gusto nating i-capture ang learning and evidences para ma-influence further ang ating grant making. Simula pa lamang ito, mula sa pagkatuto sa karanasan sa grant making component na ngayon ay ng AAT pa lamang, nilalayon nating i-advocate at iba yung pagpursigyan ng pagkakaroon ng maraming mga community solidarity funds. Sana maraming mga donors ang ma-interest dito. Nais nating maraming mahimok na bigyan pansin at tuon din upang maalalayan at masuportahan ang mga komunidad sa kanilang walang humpay na pagsisika para ma-better ang kalagayan ng mga komunidad sa iba't ibang panig ng bansa.